Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel, Surprise TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyo kalimutan na i-like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para laging updated sa ating masusunod na video uploads kagaya ito. Ngayon mga kol, pakita natin yung ating Suzuki Every Wagon top of the line K6A engine 660cc 63 horsepower. So ito yung unit natin na top of the line sa DE64W. So yung unit natin is Smiley Edition High Rope. So tapusin natin yung video para malaman natin kung magkano ang presyo sa ganitong setup. So tara, check na natin. Yung unit natin mga kol is 3-layer headlights. Ito yung ating high beam, low beam, din park light, din yung ating signal light, fog lamp, Smiley Edition grills, Every Wagon emblem, yung kulay is pearl white. So Ansel Uritin yung gamit natin. Fully tinted po yung ating unit. Ayan, so makita din natin dito, meron tayong chrome side mirror with lights, fender light, 14 inches mag wheels, Japan original yung ating mag wheels mga kol. Kinulayan natin yung ating brake caliper ng color red. Then dito, fully undercoat po yung ating unit. So ayan, dito sa gilid makita natin is naka stainless window trim. Ayan, din dito chrome na po yung ating door handle. So double power slide po yung ating unit mga kol. Ayan, so power slide din yung ating right side. Ayan, so pakita natin, long press lang natin dito. Ayan, so functional lahat ng sliding door natin. Ayan, so check naman natin dito sa ating likuran. Ayan, so makita natin mga kol, parang buo po yung ating salamin. Ayan, so request po yan ng owner na kulayan ng metallic black dito para pagtitingnan dito sa malayo, ayan, parang buong salamin po yan mga kot. So ayan, dito makita natin yung ating spoiler. Yung spoiler natin, yan po yung mga spoiler sa mga high rope na mga DE64W. Ayan, dito makita din natin yung ating third light, wiper, Suzuki emblem. Ayan, Every Wagon emblem. Ayan, meron din tayong plate holder dito para hindi ma-bend yung ating plate number. Ayan, then dito rin makita natin brand new yung matting natin. Then dito yung ating door parts or yung ating mga cover dito is pinturado na balik to original yung kulay. Ayan, so makita natin back to original yung kulay natin. Then dito is yung ating ceiling binagawa natin. Ayan, makita natin felt yung nilagay natin. Ayan, so titingnan naman natin dito. Ayan, so dito makita natin yung ating headrest, VIP concept yung ating upuan. Then meron siyang logo na Suzuki. Ayan, dito rin meron tayong armrest, then meron siyang cup holder dalawa. Ayan, pwede din natin yan ma-unfold para magkasya po yung tatlong tao dito. Ayan, marirecline din yung ating upuan. Yung cover dyan, bago na din. Yung matting natin is bago na din. Din dito, ayan, plastic na din lahat. Then ayan, makita natin yung ating jack, tyrants, at saka yung ating riser. Ayan, din dito makita natin mga kol, is all power. Power window is siya lahat. Ayan, ayan. So functional lahat ng power window natin. Auto fold, functional lahat. Then yung ating mirror adjust, ayan, functional lahat. Ayan, so functional lahat. Then dito mga kol, makita natin meron tayong digital temperature gauge. Ayan, so branded po yung ating digital temperature gauge. At the same time, pwede natin yung gawing scanner. Then dito makita natin yung ating dash cam. So full screen po yung dash cam natin mga kol. Then dito makita natin yung ating 7 inches touchscreen stereo with reverse camera. Ayan, so yan po kita sa likuran. Ayan, so makita din natin dito mga kol, yung dashboard natin is back to original po yung kulay ng ating dashboard. Ayan, napakaganda. Simple lang tingnan mga kol, pero napakaganda ng dashboard natin. Ayan, dito rin makita natin yung ating hazard switch, aircon switch. Ayan, napakalamig ng aircon. Ayan, dito yung ating lagayan ng coin pocket dito. Dito lagayan ng cigarette filter. Meron din tayong cup holder dito, armrest, headrest, Suzuki emblem. Ayan, VIP concept yung ating upuan. Then yan yung mga cover natin dyan, bago na din.
din dito yung ating console box. Ayan, meron din dito. Ayan, basta mga high roof na unit, malaki po yung compartment niya dito sa itaas. Ayan, meron din siyang sunglasses, lagayan ng sunglasses dito. Yung ating sun visor, ayan, kompleto yan mga kal. Ayan, so check natin yung makina natin. Ayan, so dito makita natin yung mga power slide natin. Long press lang natin yan. Ayan, functional lahat. Ayan, so check natin yung makina ng ating unit. Ayan, titingnan natin. Ayan, ito yung makina natin. Yung makina natin mga kal is K6A engine, 660cc, 63 horsepower, 4-speed automatic transmission. So 12 valve po ito mga kol, 3-cylinder inline. So ayan, so ayan po yung unit natin o yung makina ng unit natin na K6A engine. So Japan original po yan mga kol na mga makina. So yung unit namin is Surplus Japan. Ayan, tingnan natin dito kung ano yung makita natin dito sa kabilang side. Ayan, so dito yung ating chassis number, gas tank opener, then yung ating mga lock sa ating upuan para makita natin yung makina natin. So ito yung passenger side ng makina natin mga kol. So makita natin dito mga kol yung ating intake manifold, throttle body, alternator, aircon compressor, wheel gauge, ETF gauge, oil filter housing, air filter sa loob, main fuse box, ECU nandito. Ayan, so yan po yung makina natin. So try natin yung kanyang power. Ayan, so naka heavy PMS na po yung makina natin mga kal. Ayan, naka change oil, check up na natin yung mga belt. So pinalitan natin yung belt, yung tensioner bearing natin pinapalitan na po. So titingnan din natin yung hood natin kung ano yung laman dyan. Ayan, ayan. So tingnan natin dito kung ano yung makita natin dito. Ayan, so makita natin dito mga kol yung ating windshield washer reservoir, radiator cap, din yung ating coolant reservoir. So yan yung makita natin sa ating unit. So yung presyon nito mga kol is umabot po siya ng 333,000 all in na po yan mga kol. Complete LTO registered, tinted, new seat cover, heavy PMS with 1-month warranty, makina and under chassis, lahat po kung ano yung problema ng sasakyan pagdating sa inyo. So 1-month warranty po yan. Pagdating ng hindi na warranty mga kol is mag-assist pa rin tayo sa ating mga client troubleshooting or pag-provide ng mga parts. So yan yung mga vision natin sa ating shop. Ayan, so yung basic setup nito mga kol is 315,000 na double power stud, pero tataas na yan depende po sa accessories na gusto ipalagay ng ating customer. So yan lang muna yung aming vlog for today mga kol. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kagaya ito. Ingat po mga kol and bye bye. God bless po sa ating lahat.